Okay, ngayong araw i-review natin to and magbibigay tayo ng impression sa motor na to. Alam ko very late na tong review na to. Actually delay na eh. Pero itong model na to is 2022. Lalabas na yung ADB 160 and then lalabas na din yung brake na 160, no? Pero i-review pa rin natin to dahil ito yung first review ko sa taon na to. Sa kahit anong motor. Meron siyang model ng CBS, meron din siyang ABS. So ito, ABS to. Yung front lang yung ABS niya. And then maraming din siyang iba't ibang colors na available sa market ngayon. Sabi nila, yung darating daw na bago nito is madagdagan lang ng bagong kulay. So, watch out nyo na lang yun. Ipapakita ko dito sa vlog na to. Itong PCX 160 o kinilala din sa tawag sa bansang Thailand na personal comfort saloon na sa pagkakaintindi ko na ang kaulugan lang ay komportable. Anyway, ang PCX 160 ay may 4-valve single overhead cam na liquid-cooled engine. Ito ay meron ESP Plus na isa sa latest technology ni Honda, na ang meaning ay Enhanced Smart Power Plus. Ang PCX originally ay meron lamang 157cc na displacement, na ni-round off ng Honda to 160cc para daw mas mabilis pakinggan at syempre para sa bilis mabenta. De joke lang. Ay may 8,500 RPM at napaka-efficient nito sa kanyang fuel na meron siyang 45.1 km per liter fuel consumption. So sa 8.1 liter na gas tank, capacity nito malayo talaga mapupuntahan mo. Bali, dalawang variant ang nilabas sa Pinas ng Honda, PCX 160. Ito yung CBS at yung ABS with HSTC. Bali, both version ay parehas equipped ng front and rear disc brake. Yung CBS ay kilala din sa tawag na combi brake system na para sa mga hindi nakakalam, ito yung pag nagpreno ka, sabay ka agad yung front and rear disc brake ni PCX. Ang nilabas na colorway ng CBS version ay matte dim gray metallic and pearl padeless white at ito ay merong suggested retail price na nag-range ng around 115,900 pesos. At doon naman sa ABS with HSTC na version or anti-lock braking system na para iwas skid plus combined pa ng Honda selectable torque control na umu-control sa wheel traction na perfect combination for a safer ride experience lalo na pagbasa o madulas ang kalsada. Ito ay merong colorway na matte dim gray metallic at pearl paleless white na merong SRP na 133,900 pesos. At yung malagdag sa kulay ng PCX 160 ngayong 2022 para sa standard version ay yung color blue at yung ABS naman ay yung matte red. Yung mga kulay na yun ay galing doon sa website na ni-research ko. Well, mas maganda kung mag-research din kayo about doon. So, dito tayo sa functions niya. So, ito yung function niya, yung high beam and then low beam. So, yung horn niya, baliktad doon sa Yamaha. Kaya naiilang ako eh, kanina nung nagda-drive ako. And then, ito yung hazard. Yan. On and off lang siya, yan o. Nakiklik siya. Tapos, automatic switch off. And then, automatic switch on. Ay, off na. Ito yung off. Then ito yung automatic switch off and on, no? Pag i-off mo siya, ayan, para hindi siya namamatay kapag traffic, pag humihinto ka. And then ito yung power switch niya para mag-on to. So mag-on lang to kapag prines mo tong lever dito sa kabila. And then pipindutin mo tong sabay, no? Hold and then ito. Pero pag inon mo, pag inon mo siya through the right side ng handlebar, lever, brake lever, tapos inon mo, hindi siya under. Dito lang talaga sa kabila. So, yun. And then, syempre, ano, ito yung ano niya. Maganda sa kanya talaga yung chrome finish ng kanyang handlebar. Ay, pakita ko sa kanila yung ano. Yung
Ayun. So nandito yung kilometer per hour. May orasan siya din dito sa part na to. And then ano to? Ito yung average ano niya. Fuel consumption and then total nung takbo niya 826 kilometers. So ayun. And makikita mo rin dito kung nagano naka-on yung high beam. Ayun. Tapos yung hazard dito rin. Ayun oh. And then kung naka-on din yung automatic switch on and off. Same thing dito sa left and right signal, no? So ito, may function pala siya dito na kapag nag tawag dun, namatay yung battery, sample is dead battery na. Syempre hindi siya mag-on. Paano mo bubuksan yung U-box? So through this, ayan. Igot mo lang siya dito. Tama ba? O natanggal lang siya, ayun. Natanggal lang siya, madali siyang tanggalin. Ah, ayun, yung pala isang negative side niya dahil nga pwede ka manakawan, no, pag may importante ka dito. Tapos alam nila kung paano buksan. Tapos sabi daw ni Honda, per motor daw iba yung kanyang susi dito. Ayun lang ang nakawin yung cover. Ayan. Ito. Nawawala to agad. Ako lang naglagay ng cover. Ah, okay. So ito nilagyan ni Janjan ng nung owner ng kable. Para hindi daw manakaw agad. Kasi mahirap na, no? Dahil pa naman ano ngayon. So, ito yung pambukas niya. Hindi ko nabubuksan. Basta yun yung opener niya. Pag hindi mo buksan yung U-box pag dead battery yung motor mo. Kasi okay, nakalimutan ko i-discuss sa inyo na meron pala tong charging port. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ito siya. Pwede kang mag-charge ng cellphone mo. Or any gadget na kasya dito. GoPro, Insta360. Oh. So, yung cellphone dito yan. Siguro mga kasya dito, apat na cellphone eh. Kaya nga siguro lima. So, ayun. Okay, isa pa sa ano ko dito. Usually, di ba, katulad ng Aerox. Si Aerox kasi walang ano eh, walang handlebar dito sa likod. Grab bar. Nakakailang lang. Since galing ako sa small displacement, tapos may handlebar dito sa gilid. Sa dalawang ano. Sa likuran pala, nailang akong center stand ng ano. Para kasing masisira itong ano, fairings niya. Nakakahinayang. Ito pala, itong cover na to is 4U box, no? Natanggal yan, tapos meron siyang apat na screw. So, para makapaglagay ka ng top box yan. Dahil actually itong motor na to is maganda talaga pang touring itong motor na to. Yung power niya nandun. Tapos yung comfort nandun din. Yung ano daw yung panggilid niya. Pag tumatagal daw ito maingay. Pero lahat naman kasi ng panggilid na nasisira. Through time nasisira talaga yan. Para siyang preno, no? Yung preno napupudpod. Same thing doon sa CVT. Yung parts ng CVT, yung bell, yung pulley, yun, lahat niya nasisira. Yung gulong nga nasisira, napupudpud eh. So, I don't think na sobrang laking problem nun. Dahil napapalitan naman itong panggilid eh. So, gagastos ka lang siguro ng 5,000. Okay na yung panggilid. So, ayun. Other than that, so pinag-uusapan namin, paano kung nag-ride kayo tapos na ipatago mo to sa kaibigan mo? Eh magkadikit kayo ng kaibigan mo, kala mo nasa bag mo to. Pag lumayo ka sa kaibigan mo, hindi siya mamatay. Hindi siya mamatay. Diba 6 feet yung layo na ito? Nasa garage yun, 6 feet lang yung layo nyo. Kung nabuksan mo na yung motor mo nang nasa iyo pa yung susi, buksan mo na. Oo. Tapos ito, nasa kaibigan mo. Oo. Hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay pero madedetect ng panel mo na wala sa area na yung susi mo. Ah, okay. Okay, pakita ko din sa inyo yung C-Type nitong ano, PCX-160, no? Ako is, ang height ko is 5'7". Tingnan nyo kung ano-ano. Gano'ng kataas? Nagmeron ko lang.
Pagka okay. Doon, naka-parking ka naman. Hindi, ulitin mo. Yun. Yan. Ito yung sa switch. Pag nag-green yung nakita ba? Oh. Nag-blink ng green on na to. So, mga 6 feet lang ata ang langit mo dapat sa motor. Tapos ito, yung... Hindi, kalimutan ko yung tawag dito. Pero yung sa alarm ata to. Pag hinahanap mo yung motor mo. Oo, yun. Tingnan. Ihilaw yun. Ito ba, milaw? Bro, yun. Oo, okay. Yan. Tapos, nga, pag nakalaki yan, pindutin mo lang din to. Yun yung sa alarm ng motor. Ah, okay. Tapos nga natin alarm. Sige. Basta pagka sa right side na ikot niya, ito yung sa lock na yun. Yung lock na ito, either left or right. Pwede siya. Okay. Tapos, gitna, parang open lock. Kung sumunod doon sa may seat. Seat sa ngayon sa ito. Gas. Pag, sige, open. Ito muna. Top one. Ayan. Sarado mo. Sa gas naman. Sabi, wey. Yung high check. Okay na si main plank do. Hindi ako. Wala tong lock dito. Ano siya? Straight lang. Dahil lagyo ko yung microphone habang nagte-test drive ako, napuro hangin yung na-record. Minabuti ko na lang i-voice over yung part na to. Na sana raw impression yung gagawin ko, no? So, lahat ng sabihin ko is about experience at preference. So, kung sa tingin mo, negative yung masasabi ko, hindi ganun yun. At kung meron man, siguro, very minimal lang talaga. So, una kong napansin dito sa motor na ito is yung upuan na medyo mushy or parang mabilis mag-separate yung skin dun sa soft bed ng upuan, which is di ako sanay. Sa parte naman ng owner, sabi niya, okay lang sa feel niya yung upuan. Masasabi ko na iba-iba talaga tayo ng preference. Pwedeng okay sa iba at tapos di okay sa akin or sa'yo. Second is yung horn at yung left and right signal. Since galing ako sa Yamaha, nalito ako dun dahil baliktad placing ng Honda sa horn at left and right signal. Compare sa Yamaha sa parte na yun, pero I'm sure na kung akin yung motor, masasanay din ako dun. Dahil yun yung sinasabi sa akin ng owner na nung una, nalito din siya dun since more on Yamaha motorcycle siya before. Third, syempre, yung power at comfort. Masasabi ko na maganda talaga pang touring ito since iahangyakan ito yung mabigat na bagahe. At kung may angkas, sapat at masisiyan ka talaga sa power input nito. Lalo na kung nasa amateur stage ka pa ng motorcycle riding na tulad ko, no? FYI nga pala na yung front tire size nito sa front is 110x70 and 14 at yung rear is 130x70 13. So magkaiba yung mag size niya sa front and rear, no? 14 sa harap and then 13 sa likod. At syempre, pakita ko din sa inyo kung gaano nito kabilis makuha yung 80 km/h na speed, no? So yun, in terms of features sa bagong motor ng Honda, which is yung ADB 160 and Click 160, very comparable ito. Pero syempre, it will be up to you dahil nga ikaw gagamit niyan sa design na gusto mo at depende sa ano yung riding style or preference mo. Other than that, syempre, salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video, like mo. At kung ayaw mo, dislike mo. Subscribe to my YouTube channel, Jumpin here. Actually, yun lang, no? I'm out. Thank you.